So pinapanood mo ang video na to dahil nagpe-prepare ka para sa A1 exam mo sa Goethe Institut Manila. Tama ba? Ayos na ayos yan dahil bibigyan ko kayo ng tips and guidelines kung paano ako nagprepare sa A1 exam ko noon. Bago ang lahat, hit nyo muna yung subscribe button, click nyo ang notification bell nang sa ganun ma-update kayo ng latest videos na ia-upload ko. So tara, simulan na natin! Bago ang lahat, gusto ko munang kwento sa inyo ng kaunti kung paano ba ako nagsimula at kailan ako nagsimula ng pagre-review. So, nagkumuha ako ng exam ng 2015, November. At bago ako kumuha ng exam, nag-self-study muna ako for like 3-4 months. Dahil nagtatrabaho ako noon hanggang 11 o'clock ng gabi. Wala akong time para pumunta sa Goethe or sa ano pa mang school. Kaya self-study lang talaga lahat ako. So binigyan ako ng asawa ko, ng boyfriend ko noon, ng mitinainde ho ba? Ilalagay ko dito. Yan. Ginamit ko yan for like 3 months. So hindi siya mahirap aralin dahil lahat doon ay nakapaloob. A1, meron din siyang exercises. And meron siyang audio, may CD siya. Kaya ang dali niyang tandaan, ang dali niyang aralin. Kahit na nasa biyahe ka, pwede mo siyang aralin. The number 5, the tips that I want to share with you is get a reviewer book or an online sample test. Bakit? Dito kasi malalaman mo kung ano yung format ng exam. Pag hindi ka aware kung papaano yun, lalo nag-self-study ka, pag hindi mo alam kung ano yung format nun, magugulat ka na lang bigla at saka hindi mo mamamalayan kasi may oras yun at kailangan i-maximize mo yung oras na yun sa pagsagot. So, marami yung kasabayan nun na hindi nila tapos, lalo-lalo na sa schreiben or yung sa pagsusulat ng letter. So, hindi nila natapos yun. So, kung magpe-prepare ka para sa A1 exam mo, kailangan, alam mo na kung paano mo gagawin, ano ba ang uunahin mo, papaano yung technique mo, kung paano mo i-maximize yung oras mo nang hindi ka malilate, hindi ka kakapusin or whatsoever. So, ako, nagsimula ako magsagot-sagot ng mga sample test or sample exam. Normally, I have a sample book or I call that mock book. Reviewer siya na ilalagay ko yung book na yon, yung name ng book na yon sa description box. Itong book na to ay lahat na nandoon. Kumbaga, nandoon na yung format ng exam. This is only like a sample exam or mock book. Kumbaga, pinapractice kung paano ka sasagot sa exam mismo. So, mas maganda kung uorasan mo yung sarili mo. Kung wala kayong pambili ng book, pwede naman kayong sagot-sagot sa mga online sample test. But, hindi napapractice yung pagsulat mo. Katulad ng na maraming nahihirapan sa pagsusulat ng mga sa schreiben or sa letter, yung mga spelling nila mali-mali. So, mas maganda para sa akin. For me, i-advise ko sa inyo is bumili kayo ng book or mag-provide kayo, magpa-xerox kayo, something else na pwede nyo susulatan kasi dito sa book na to talagang gamit na gamit talaga. Inubos ko talaga siya at actually ipinamana ko nga siya doon sa isang nakilala ko sa group. Nag-meet kami noon, binigay ko yung kopya ko sa kanya and I don't know, hindi ko na alam kung ano nang balita sa kanya, kung nag-exam ba siya or something, pero meron akong sinera ng mga ibang Pilipina na sabi ko gamitin nila yung book na to at makakatulong to para sa pagre-review nila. At yun, ang tataas ng mga exam, ang mga scores nila. May naka 98, may 88 or something, 86. So number 4 tips na masasabi ko sa inyo is know your weaknesses. If alam mo kung saan ka mahina, for example, mahina ka sa speaking, kailangan i-push mo yun. I-push mo yon na sasabay siya sa mga level ng hören, schreiben, or as listen mo. Kasi ako noon, ang weakness ko ay ang hören at saka speaking. So, hindi ako confident magsalita. Mahina din ang tenga ko. Okay sa akin ang listen and schreiben. So, sa hören, yun ang pinakamababa kong points. Papakita ko sa inyo yung exam ko mamaya, certificate exam ko, yung score. Papakita ko sa inyo mamaya at the end of the video.
At yung hören talaga, mahina ako doon dahil nakakalito talaga siya. Kahit sino naman mga Pilipina na nagsisimula pa lang, hirap talaga sila doon. Hirap talaga sila sa salita ng... Kasi wala, hindi tayo napapalibutan ng mga German na nagsasalita araw-araw. Lalo-lalo na pag nagse-self-study ka. So, hindi mo din ma-apply yung salita mo, yung speaking mo, di ba? Unless... mai-apply mo siya sa partner mo. Kung nagsasalita kayo ng German, nagsasalita kayo ng Deutsch with your partner, mas mabuti yun. You can also practice your hören or speaking ay humarap ka sa salamin. Yun ang ginawa ko noon. At saka nagpa-practice din ako noon sa pag naliligo ako, nagsasalita ako ng sa first part kasi ng speaking, mahina nga ako sa speaking. So, first part ng speaking ay kailangan mo mag-introduce ng sarili mo. So, doon habang naliligo ako, nagsasalita ako na, Ich heiße Sarah Dalara, ich bin 31 Jahre alt, ich komme aus den Philippinen und wohne jetzt in blah, blah, blah. So, doon, nagkakaroon ako ng lakas ng loob. Kahit na wala akong kaharap, at least, alam ko na sasabihin ko, hindi na ako mauutal-utal. So, mas maganda ko i-apply niyo yun. Know your weaknesses. Kung saan kayo mahina, i-push nyo yan hanggang sa magka-level na kayo. Kung mataas ka na sa hören, huwag masyadong i-push dun. Ibatak nyo kung ano saan kayo mahina. Kasi ang levelan dito ng pasado is, kapag bagsak ka sa isa, bagsak na lahat. So, kailangan mo i-balance lahat yun. Number 3 is related to the number 4. Kailangan i-practice nyo siya with your partner. Kung nagbi-video call kayo araw-araw, or gabi-gabi, or nagsusulatan kayo ng Facebook, kailangan i-apply nyo siya kahit papano. Or maybe like 2 weeks before, pwede nyo siya i-apply. Sabihin mo sa boyfriend mo or sa partner mo, sabihin mo, please speak with me in Deutsch or in German, only for 2 weeks. So that, makapractice ako, makapagsulat ako ng kahit konti. Kung supportive ang boyfriend mo, siyempre, hindi kanya tatanggihan. Para din sa kanya yun eh. Para sa iyo, lalo-lalo para sa iyo, at para din sa kanya. Kasi kung hindi mo mapasa yan, hindi ka makakapunta dito kasi wala kang visa. Kasi kailangan yan para sa visa natin. So, kung supportive talaga ang boyfriend mo, tutulungan ka niyan kahit in 2 weeks lang yan, sasagarin ka niyan. Lalo pa't re-reviewin ka niya kasi maririnig mo talaga yung native speaker na sinasabi niya yung pronunciation. It's okay to have a partner. For example, your friend also reviewing for A1 test. So, pareho kayo nagpa-practice. Okay lang yun. Kasi sa A1, hindi naman yan talagang magaling ka na, hindi. So, the number 2 tips that I want to give you is, don't cram yourself a day before the exam. What cramming is? Cramming yung parang review ka ng review ng a day before, you know? Kung magagabi, review ka ng review, 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 review. Alam mo yung tinotorture mo yung utak mo a day before, hindi ako gumamit ng any dictionary, hindi ako gumamit ng lecture book or something. Wala talaga. Except with this speaking. So speaking, yun lang yung talagang pinractice ko ng a day before. In-apply ko yung book na sinabi ko sa inyo, yung MacBook, yung review book na nasa description box. Ginamit ko siya. Kasama yung partner ko, kasama yung boyfriend ko noon, o asawa ko na ngayon. Siya yung partner ko, siya yung teacher ko din. Pag mali yung pronunciation ko sa mga umlaute, chine-check niya ako. Parang sa ganun, pagdating ko doon, hindi na ako mahihiya, hindi na ako mahihirapan. Kumbaga, pinapractice na yon. Pero yun lang yung para sa akin, yun lang ang sabihin ko sa inyo na i-practice nyo pag a day before the exam na. Kasi mami-mental block ka eh. Kasi nung may kasabayan ako noon, sa speaking review, sabi niya, napuyat daw siya, kare-review daw, tapos hanggang doon sa Goethe Institute, review pa rin siya na review, hanggang sa exam namin sa speaking, wala talaga siyang nasabi. I mean, nakapagsalita siya ng ako si ganire, ako si ganyan, ganyan, ganyan. Pagdating doon sa tile 2 or doon sa part 2, wala na talaga siya nasabi. Sabi niya, na mental block daw siya. Tapos pati daw pala doon sa pagsusulat ng letter sa schreiben or sa writing test, wala din daw siya nasagot kasi wala, di daw gumana yung utak niya, yung sabi niya. Ginamit ko din to dun nung nag-B1 ako para relax yung utak ko. Wala ko din na lang reviewer or something else, wala. I mean talaga, kung ano na yung bala ko, kung ano yung pin-repair ko hanggang 3 months, 4 months, 5 months, yun lang ang bit-bit ko. So the number 1 tip that I want to give you is, it is only optional. Kasi
hindi ko naman sasabihin na lahat pare-pareho tayo na religion, but you can pray kayo for a while and then sabihin nyo doon na sana makapasa ako or something, I did my best for this one, and that's it. And then be confident kasi bala mo to eh. Kumbaga, nung nag-exam ako pala sa B1 dito sa speaking, ako yung pinakamahina sa speaking kasi yung mga kasabayan ko ng mga refugee, ang gagaling na talaga nila magsalita. Tinatagan ko lang yung loob ko, confident kung ano yung meron ako, kung ano yung balang meron ako. And then, nakuha ko yung exam ko. Napakagandang resulta at yun nga, ibig sabihin nun, ano relationship nun, be confident kung ano yung pinaghirapan mo nung nagre-review ka hanggang 3, 4, 5 months. Gawin mo, i-apply mo lahat. Huwag kang kakabahan kasi pag dinaga ka in the first place, doon ka na, mahihirapan ka na talaga. Pero pag confident ka, alam mo sa sarili mo, may ni-review ka, meron kang alam, natuto ka or something else, apply mo dun. Huwag kang mahihiya. So, that's it. So, I hope natulungan kita at sana makapasa ka. Ito nga pala yung, as I promise, ito yung naging resulta ng A1 ko at ng B1 ko na B1 score ko. Ayan. So kung makikita nyo dyan, mayroon akong magandang resulta. In-apply ko lahat to. Hindi ko kayo dinaya, hindi ko kayo chinit, or hindi ko kayo binubulaklak na salita. Lahat yan na sinasabi ko sa inyo na tips ay yan ang ginawa ko. Hanggang sa B1 dito. At gagawin ko pa rin yun kung magte-take ako ng B2 exam. Good luck sa iyo, ah. Feel airfog sa pagkuha mo ng A1 exam. At sana balitaan mo ako. Comment ka dito kung in-apply mo ba to or nakatulong ba to or kung meron akong maitutulong sa iyo. Message mo lang ako dito. Mabibigyan kita ng tips, mabibigyan kita ng guide sa application, sa most especially fiancé visa kasi yun na in-apply ko. And then sa A1 dahil gumagawa ako ng mga tutorials para sa A1 at makatulong most especially sa mga self-study. So, maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, yeah? And pwede nyo i-share on hit like naman dyan para ganahan tayo mag-videos, di ba? So, and i-on mo din ang notification bell mo para pag meron akong bagong videos, updated ka, di ba? So, maraming salamat. Thanks for watching. Tschüss!